What's up mga patid? Welcome back to Boss Dusho Channel. Again mga patid, I'm Luis D. Arteves, aka Boss Dusho. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. So mga patid, as you can see dyan sa ating title, yes, dumating na nga po ang ating bagong microphone. At sa aking 2 years old BM800 microphone ay mukhang magpapahinga na siya. Pero mga patid natin, hindi ko pa rin alam kung ano ba ang meron dito sa microphone na to at kung maganda nga ba talaga siya. Wala lang, gusto ko lang siyang bilhin at gusto ko lang talagang try siya kasi nagustuhan ko talaga dito is yung itsura niya. So ano nga ba itong microphone na to? So ito siya mga patid natin, naka-plastic pa siya na orange pero galing sa Lazada yan. Kasali to dun sa mga binili natin nung 11-11. So mga patid, abangan nyo yung content ko na 11-11, lahat ng binili ko nung 11-11, pagsasama-samayan natin sa isang video. So mga patid, bago natin umpisahan ito, buksan at malaman kung ano nga ba itong microphone na to. E ano pang inaantay mo? E kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gustong pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, e nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para maging updated po kayo sa lahat ng ating video. And syempre rin po, lagi rin ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Dusho Gaming. So intro, pasok! Perfect! Natin again, road to 30k subscriber pa rin po tayo mga patid. Go push na natin, tulungan nyo na akong i-share itong mga ginagawa natin video at i-like ninyo at mag-comment lang kayo sa baba mga patid kung may mga video kayo or may mga suggestion kayo ang gustong gawan ng video. And again, pasensya na po mga patid, sobrang busy po talaga kung bakit hindi tayo makapag-upload ng madalas. And sana mga patid natin, wag po kayo magsawa, mag-abang ng ating mga bagong videos. So commercial, pasukan mo muna. Ayun mga patid, ayun, promote ko lang sa inyo yung aking Instagram. So road to 5,000 followers tayo dito sa ating Instagram. So search nyo lang Boss Dusho Gaming. And syempre mga patid, ganun din po sa akin TikTok kung gusto nyo pa pong makakita ng mga short clips para sa streaming tips. Ayan mga patid, road to 5,000 followers din tayo dito sa ating TikTok. Just search Boss Dusho. So yun na nga mga patid, ay bubuksan na nga natin tong bagong mic na to. So actually mga patid, meron talaga tong bubble wrap pero mga patid, hili ko na kasi lagi bago ko bayaran sa rider ng Lazada or whatsoever mga patid natin, talagang sinisilip ko muna. Baka kasi mamaya mga patid mali or sira, 'di ba? At least alam na niya kagad. Sinisilip ko talaga muna doon sa harapan ng rider. So wala na yung bubble wrap mga patid, ito na lang natira. So buksan na natin siya guys. Ayan. So ito na yung ating bagong mic. So this is the Boya BYM1000. So actually dalawa ito mga patid. Merong Boya BYM800 pero ang pinagkaiba lang nila is yung height length lang. And then yung ibang specification mga patid natin. Hindi ko rin kabisado yung M800. So hindi natin alam. Basta mga patid, ito yung i-review natin ngayon at i-unbox natin. So by the way, ang price nito nung nabili ko sa Lazada mga patid is 3,610. Actually, ang kanyang original price is 4,000 plus may get mga patid. Dahil 11-11 ko siya nabili, medyo, alam mo na, mayroong discount. Salamat master! So bago natin buksan mga patid, ang nakalagay dito is a large diaphragm condenser microphone. So ibig sabihin nito mga patid, kung condenser microphone to, kailangan nito ng phantom power. Actually mga patid, meron tayong phantom power, so wala magiging problema. So tara, buksan na natin. So sa box mga patid, ito na nga kagad yung makita mo, yung parang warranty card or yung customer information. And the manual, check nga natin mga patid natin yung manual kasi hindi ako ganun kagaling sa microphone, so magbabasa tayo ng manual. So as you can see dito mga patid, dito sa kanyang manual ay may tatlo nga siyang direction. Okay, the polar pattern niya mga patid, wow. Sabi dito, isa tong cardioid microphone. Cardioid mga patid, ayan kagaya na nasa picture, ayan yung cardioid. Mamaya explain natin lahat yan. The omni mga patid, and then bidirectional. Bidirectional na polar pattern. Wow, mamaya explain natin lahat yan. So Chinese, hindi natin maintindihan sa kabila. Ayun, English. So yun lang. So meron siyang foam na mataba dito. Wala.
foam lang. XLR cable, mga patid, XLR cable, male and female, mga patid, ayan yun. So, hindi natin gagamitin yan kasi meron naman na ako nyan. And this is it. What is this? Okay, extra shock, mga patid natin. Okay, sa shock mount nya. So, ito yun, yung mga wire na yan. Wow, ang ganda guys, diba? Ito po yun, mga patid natin, yung extra. Wow, ang ganda guys, ang ganda. Saka na akong singer na ito, mga patid natin, diba? So, okay, kukompare natin sa BM800 natin guys. Mas malaki siya ng bahagya, pero guys, mabigat siya. Mabigat siya, mga patid, mabigat siya. Okay? And ang ganda ng shock mount niya, mga patid natin. Metal po talaga, metal. And ayun nga, may mga iba-ibang button dito. Merong 0 dB, negative 10 dB. And ito na nga, yung polar pattern niya, mga patid, nasa harapan. May built-in wind pop siya, mga patid natin. Ito yung pop. So, hindi na natin gagamitin to guys. So, tabi muna natin yan. So, aside dun mga patid, wala na pong laman yung box. Ito na lang po, Boya sticker and yung pamatay ng daga. De joke lang guys, para hindi mag-moist. So, wala na laman yung box. So, yun lang guys. Wala na laman yung box mga patid. So, punta na tayo sa mic. So, again mga patid, this is the large diaphragm condenser mic. So, kita naman natin dito guys. Ewan kong kita sa camera, yung nasa loob, yung bilog, malaki siya compared dito sa BM800 natin na maliit lang yung kanyang bilog, yung kanyang diaphragm. Ito guys, ang laki ayun oh. Ewan ko nakikita siya sa camera guys. Aninagan niya mga patid. Naaninag ba? Yun oh guys. Ayun yung parang gold sa loob. Yun po yung diaphragm. Tara. Subukan natin siya guys. Isalpak na siya dito sa ating microphone mga patid natin. At tignan natin kung anong mangyayari. So yun mga patid, sinaksak na nga natin dito yung ating Boya BYM1000. So ngayon mga patid, hindi ko na masyado pinalitan yung settings. Kung ano yung settings ko sa BM800 ko nun mga patid natin, ayun na rin yung nilagay ko dito. So plug and play lang yung ginawa ko. So tinanggal ko lang yung BM800 ko at ito nilagay ko yung M1000 dito. So mga patid, sabi nga dito sa kanyang features, meron siyang tatlong polar pattern. So meron siya ditong cardioid, omnidirectional at isang bidirectional. So lahat yan ay susubukan natin. So ngayon, ang gamit ko po ngayon is a cardioid. Ano ba ang cardioid mga patid? Ito po yung front ng mic mga patid natin. So minsan kaya niyang sakupin na boses is yung parang heart. Okay, parang heart mga patid. So pagdating dun sa likod, medyo mahina na. So tatry natin mga patid. Hello, Boss Lucio. Boss Lucio. Boss Lucio. Boss Lucio. So as you can see mga patid natin, halos same yung nakukuwang voice kasi nandun tayo sa sensitivity niya na sakop niya. Pero pagdating dito sa likod, doon natin malalaman. Boss Lucio, 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 Boss Lucio. So as you can see mga patid, medyo nagbabago yung boses pag nandun tayo sa out of sensitivity niya. So bandang dito sa likod, medyo mahina na at bandang gilid, medyo nag-iiba na. Pero dito sa harapan, kung nasa nakatutok yung cardioid mga patid natin, sobrang linaw ng boses natin. So punta naman tayo dun sa isa niyang polar pattern. Ito nga yung omnidirectional. Pag sinabing omnidirectional mga patid natin, ibig sabihin kahit saan po na nakapalibot dito sa microphone na to, basta abot ng sensitivity niya mga patid, malinaw yung kanyang masasagap. So try natin. Boss Lucio, 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 Boss Lucio. So as you can see mga patid natin, pag omnidirectional lang ating ginamit, pwede niyang marinig kahit po nasa likod, nasa gilid, or nandito sa kabilang gilid mga patid. So lahat narinig niya pabilog sa kanya. Okay, basta siya nasa gitna, lahat na nakapalibot sa kanya, naririnig niya. Basta abot ng sensitivity niya, mga patid, magre-react po ang diaphragm niya. So, punta tayo dun sa isa niyang polar pattern. Ito nga yung bidirectional. Ang bidirectional naman, mga patid, ito po yung ginagamit karamihan ng mga nagjujuwet ng isa lang ang kanilang microphone na may nagsasalita dito. Pero ngayon, itatry natin kung gumagana ba talaga siya. Boss Lucio, Boss Lucio, Boss Lucio, Boss Lucio, Boss Lucio. Boss Lucio, Boss Lucio, Boss, Boss Lucio, Boss Lucio, Boss Lucio. So mga patid, as you can see, ayan, gumagana ng maayos ang kanyang mga polar pattern. So mga patid, meron siyang 3 option dito. Ito yung gusto ko dito sa mic na to at ito yung isang dahilan kung ba't ko siya binili. Kasi ang BM800 natin mga patid is a cardioid microphone. Yun po yung polar pattern ng isang BM800, cardioid. So kung saan lang po nakaharap yung diaphragm, yun lang talaga yung kaya niyang i-pick up na malinaw.
ikaw. Sa mga hindi nakakaalam sa BM-800, ba't kayo nagsasalita sa ibabaw ng BM-800? Wala po ang diaphragm sa ibabaw ng BM-800 at yun ang kadalasang nangyayari kung bakit mahina ang inyong mga BM-800. Ang BM-800, again, it's a cardioid condenser mic. Okay, kailangan niya ng phantom power, hindi po V8 or hindi something na sound card ang magpapalakas sa kanya, kundi isang 48 volts phantom power. So yun lang naman mga kapatid natin. Again, short explanation na lang mga kapatid. Again, the omnidirectional is yung pabilog mga kapatid natin na lahat na nasa surround niya ay maririnig niya ng malinis. So ngayon, ang isa namang cardioid, ito nga yung parang heart. Isipin nyo, ito yung microphone. So dito mga kapatid natin, parang heart, naririnig niya lahat guys. So yun mga kapatid, malinis na malinis yung boses nyo pag nasasakupan ng isang cardioid polar pattern. So ngayon mga kapatid, ang isa naman is the bidirectional. Ito nga yung kabilaan po mga kapatid, malinaw ang kanyang pickup. So from here and then from the other side. So normally ginagamit yan pag may mga podcast na isa lang ang mic nyo or isa lang ang mic nyo pag magduduet kayo. Ito yung kabilaan kayo guys ng yung partner. Ayan, titigan sa mata. Ganyan. So yun yung mga ginagamit mga kapatid. Bidirectional yun. Pagdating sa side ng microphone, medyo mahina na siya. So yun lang naman mga kapatid natin. And then so far so good mga kapatid. Malinis siya compared dito kay BM-800 na marami akong narinig na mga hiss, mga hum. Okay mga kapatid, yun naman yung medyo naramdaman natin na pagbabago dito sa ating bagong mic. Kasi po mga kapatid, si BM-800, kung hindi nyo po siya lalagyan ng mga equalizer or something filter, eh talaga pong medyo may hiss siya. Tsaka mga kapatid natin, kada salita mo may onting static na mauuna. So far so good mga kapatid natin dito sa BY-M1000 ng Boya, eh medyo clear na yung voice natin at talagang medyo buong buo na talaga yung bass mga kapatid natin. So ini-improve niya yung low frequency mo dahil meron din siya ditong decibel mga kapatid natin, the 0 decibel and then the negative 10 decibel. So pag tinaas mo po yung 0 decibel, ibig sabihin yung mga low frequency voice mo like the bass mga kapatid natin, mas ini-improve niya. So ngayon pag enough naman natin the negative 10 decibel, mas para naman yon mga kapatid natin sa mabase na talaga yung boses para mas maging clarity yung kanilang boses. So yun lang mga kapatid natin. Yung dito sa other side niya, hindi ko pa alam kung paano gamitin yung pattern na yon. Meron ditong guys na sign na ganito guys and then isang sign na ganyan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin and wala sa manual kung ano ang ibig sabihin nun mga kapatid natin. So overall review ko dito sa Boya BY-M1000 is good na good. Sulit naman yung bili ko sa kanya at guys napakaganda niya. Actually, ang maganda pa dito is meron siyang built-in pop mga kapatid natin, wind pop. So kakalasing ko lang yan, lilipat ko dito sa side na to kasi nga nandito yung ating boom arm. Okay, nandito yung ating mic arm. So alanganin yung pwesto kung dito natin lalagay. So lilipat ko yan dito para dito siya, sakto siya dito sa bibig ko pag nagla-live tayo at naggagawa tayo ng video. And mga kapatid natin, siguro next video natin gagawa tayo ng comparison na itong Boya BY-M1000 and then the BM-800 ng same filter, same equalizer nang sabay silang ginagamit. So papakinggan nating mabuti kung ano ba talaga ang mas better, kung worth it nga ba talaga tong nabili nating BY-M1000 or still legendary mic pa rin tong BM-800 natin. So yun mga kapatid natin, sobrang thank you po ulit sa lahat ng mga nanood at tumapos nitong video na to. Sana nakatulong ako sa inyo at sa mga gusto yung bumili ng kanilang mga bagong microphone, okay, nang hindi nila kayang mag-jump sa sobrang mahal na mga microphone ngayon, okay, dahil marami naman naglalabas basa ngayon na China brand, especially the Boya mga kapatid natin, kilala po ito sa China. So mga kapatid natin, alam naman natin ang Boya isa rin naman sa mga magagandang microphone na hindi ganun kamahalan, sakto lang naman mga kapatid natin, pero magkakaroon tayo ng magandang quality. So far so good mga kapatid natin, kayo na po mag-decide kung maganda siya, pero para sa akin mga kapatid, sobrang ganda niya para sa live streaming and para sa vlog na ginagawa natin. So para sa akin yun mga kapatid, pero para sa inyo, kayo na po mag-decide or comment kayo dyan sa baba mga kapatid natin kung may mga nakalimutan akong sabihin, may mas nakakaalam ng about dito sa Boya M1000 na to mga patid. And abangan nyo rin mga patid natin, bumili rin po ako ng China na mixer mga patid and i-review rin natin yung i-unbox din natin and i-coconnect natin dito sa Boya BY-M1000 natin. Titingnan natin kung anong mangyayari. So yun lang naman mga patid natin, sobrang thank you po ulit, paiwan na lang kahit 100 likes, masayang masaya na po si Boss Lucio doon. At syempre mga patid natin, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, sa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para maging updated po kayo sa lahat ng ating video. Again mga kapatid, lagi ako naka-live sa aking
Facebook page, Boss Lucio Gaming. So again, I'm Luis De Ortevez, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!